welcome to my channel. Ayan, showbiz update tayo mga ka-chika. Ayan, ang pag-uusapan natin ngayon ay walang iba kundi ang James Bond ng Pilipinas na si Tony Ferrer. Ayan, si Tony Ferrer na isinilang noong June 12, 1934 ay sumakabilang buhay na nga kahapon, January 23, 2021 sa edad na 86 sa kanilang tahanan sa Pasig City kung saan kasama niya rin naninirahan ang dalawa pa niyang kapatid na isang babae na naging director din sa showbiz at itong si Nick Romano. Ayan, ang dahilan ng kanyang kamatayan ay ang kanyang matagal na rin sakit, na sakit sa puso, na na may komplikasyon na rin sa pagiging niyang diabetic. Ayan, so kung matatandaan natin guys, naging bukang bibig ng masang Pilipino noong mga 60s and 70s. Ang pangalan nitong si Tony Ferrer nang siya ay gumanap sa movie series na Agent X-44 kung saan siya ay isang ginampanan niya ang role ni Tony Falcon na isang espiya. Ayan, so dito sa pelikulang ito na Agent X-44, siya tumatak ang kanyang pangalan sa showbiz. At siya ay may iniwan na tatlong anak. Ang panganay niya na si Maricel Laksa na nag-showbiz din noon bagamat siya ay semi-retired na sa pagiging artista. Naging asawa niya itong si Anthony Pangilinan na kapatid naman ni Francis Pangilinan na asawa ng ating megastar na si Sharon Cuneta. Ayan, so kapatid pala ito ni Francis, ha? Ngayon ko din lang nalaman. Anyway, ang kanyang anak na si Donnie Pangilinan ay nagsisimula na rin sa showbiz dahil nga nasa ugat nila ang pag-aartista. Ayan, so ang pangalawang anak ni Tony Ferrer ay ang magandang si Mutya Crisostomo na pumasok din noon sa showbiz bagamat saglit lamang siyang pumasok at nanatili sa showbiz world. At ang isa pa niyang anak ay lalaki at ito ang pinakabunso na walang iba kundi si Mark Laksa na hindi naman pumasok sa showbiz. So, bali si Maricel Laksa lang at saka si Mutya Crisostomo ang sumunod sa yapak ng ama sa showbiz world. Ayan, so, ilan sa mga pelikula na nagawa ni Tony Ferrer ay itong Agila at Falcon kung saan kasama niya ang bigatin din na si FVJ. Ang Agila at ang Falcon ay isang napakagandang pelikula. Gayun din yung For Your Height Only noong 1981 kung saan kasama naman niya ang cute na si Weng Weng. At isa pa sa mga movies niya na inabangan din noon ay itong The Expert kung saan kasama niya ang mga bigatin ding action stars na si Ray Malonzo, Ramon Zamora, Roberto Gonzalez at si Robert Talabis. Sila dito ay mga expert sa pagnanakaw. So, at ito pang isa niyang movie na talagang maganda rin at inabangan noon ay ang Last Target at ang The Black Dragon kung saan kasama niya ang mga Chinese na actor na sina Dick Chan, Jimmy Lee, and Tong Ching. Ayan, so another movie na kanyang ginawa ay itong Mission Get the Killer on the Loose. Na isa din napakaganda at puno sa action na movies. At ang isa pa na pelikula kung saan kasama din niya ang isang sikat na action star na walang iba kundi si Little Lockwood sa Back to Back. Ayan, so ito ang kanyang ilan sa mga nagawang pelikula, ngunit ang pinaka the best at nagbigay talaga ng tatak sa kanya ay itong Agent X-44. So, ayan, paalam, James Bond, rest in peace and nakikiramay po kami sa lahat ng kanyang naulila. So kung bago po kayo sa akin channel, like this video and subscribe to my channel and hit the notification bell para kayo ay updated sa susunod natin mga video. Thank you for watching and God bless po.